the love and hate relationship doon, mapapalitan dito ng more of good vibes and playful and fun lang. Siyempre, sa Wildflower kasi sobrang intense bawat eksenang ginagawa namin ni RK. And hindi namin matanggi na may chemistry. At nagkaroon din ng maraming supporters, ang Ivy Aguas and Mr. Mayor Arnaldo. Kaya naman, nung naghahanap kami kung sino ang magiging partner ni Lablab dito sa sitcom, isang name yung naisip namin because yun nga, sa dami na nagmamahal sa amin ni RK, na dun sa Wildflower kasi hindi kami nag-end up together. Tapos parang ang masalimuot, ang sakit ng mga nagawa namin eksena dun. So, gift namin sa aming mga fans and supporters na until now, for how many years, wala na ang tagal na ng Wildflower, but nandun pa rin yung umaasa sila na yun nga, one day magkatrabaho kami ni RK, and eto na yun, mas light yung ginagawa, super light ng mga ginagawa namin. Parang kung paano kami ni RK dun sa Wildflower pag walang camera, kung gaano kami kabungis-ngis dalawa, kung gaano kami maraming kalokohan ng mga naiisip na i-a-apply namin dito ngayon sa sitcom. So, ibang side naman namin ni RK yung mapapanood nila. And hopefully, nandun pa rin yung chemistry namin kahit sitcom na. Nga, going back sa characters namin sa last project namin, which is back in 2017 pa, 5 years ago, yung mga characters namin doon, punong-puno ng galit, paghihigante, di ba, Arnaldo and Ivy. And the love and hate relationship doon, mapapalitan dito ng more of good vibes and playful and fun lang. Sa mga nagtatag sa amin hanggang ngayon sa mga videos sa TikTok, yung sinisplice nila, pinagdidikit nila yung mga eksena ng characters sa amin before. Parang maraming hopeful na tulad nga nung sinabi, what if silang dalawa yung, you know, nagkatuluyan dun sa show? Which is hindi ko rin maintindihan kasi sobrang galit sila sa isa, sa love and hate nga eh. Pero ngayon, ito yung regalo namin. Dun sa lahat ng fans na nagbibigay ng gumagawa pa rin yung videos hanggang ngayon, ito yung something na pwede nyong panoorin, tutukan, and for sure, sinasabi nga nila, in an alternate universe, ito na yung version na yun. More good vibes, walang halong galit, more on tawanan lang. Siguro ay kahit sa sitcom, pwede ko pa rin siyang sampalin. Pero yan ang Google. Hindi. How about sa yung RK? Kulit na sinabi mo kanina, Madge. It's more of pareho kami kasi tumatawid kami from drama to comedy. And ako, yes, inaagi ko, hindi ko naman to, hindi ako sanay sa ganito. First sitcom ko rin kasi to eh. Mm-hmm. Sa ating dalawa, sinusukan namin maging light. Maging hindi, alam mo yung parang stiff. Mm-hmm. And to just let it go and have fun. Yun yung, and pag nakikita ko siyang ginagawa yun, mas nali-liberate din ako to do the same. Kaya yun yung ano namin, mag-adjust lang sa bawat isa sa set and of course, sa kanya according to kung anong binibigay niya, yun yung magiging reaction. At saka, okay. Ano, Rocky, I think sa lahat ng mga naging ka-love team ko, ka-partner ko sa mga shows, iba yung kay RK because hindi ko alam kung mas matanda kasi ako sa kanya sa show business, di ba? Pero andun siya sa laging nagtatanong, laging parang maging anong tingin mo sa ginawa natin? Okay ba yun? Yung ganun. Kaya siguro RK is RK Bagatsing. Ang dami niyang projects dinawalan because hindi siya parehas kayo. Tanong. Hindi siya takot na parang mapahiya kung mali yung ginawa niya.
tinatanggap niya kung mali ba yung ginagawa niya, tapos babawi siya, ganun. So, kaya rin siguro may chemistry kami kahit saan because parehas kami na gusto naming okay yung mga eksenang ginagawa namin at yung mga projects na ginagawa namin. Kaya, yun. Wala na akong ma-add to that, kundi thank you kasi talagang ako matanong talaga ako eh. And it's always been, I've always appreciated Madge para tulungan ako sa mga ganong questions. And for this show, gusto ko na rin itawid dun sa ibang cast. One of the things na na-appreciate ko talaga, aside from we're having fun sa set, eh yung generosity nila lahat pag nagtatanong ako. As in, sila po, sila Tito Joey, lahat yan, knowing na hindi ko nga elemento. And of course, not just on screen, but off screen. Yung mga lessons nila na pwedeng i-share sa akin regarding career, personal life, lahat sila napaka-generous nila pag nasumagot. Kaya, ayun, I want to take this opportunity also to thank everyone. Kasi nga, you've been helping me out sa dito, sa ginagawa ko. And I'm sure hindi lang ako, pati sa lahat pa ng cast and prod people. Salamat.